Hi guys! Welcome dito sa Santaro. Ang reading nito ay For Collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a love reading for Collective. Your energy at this time. Oh, meron kang wish na natupad. Or you're happy. Kasi meron kang dinidesire or dinisire na nagkatotoo, na grant. It's a wish come true. Or clarification about that. Huh? So, kung hindi pa nag-grant yun, yung wish mo na magkabati ka ng person mo, ay maybe soon, no? Perhaps soon, magkakabati kayong dalawa. Na mas pipiliin ng person mo ang magkabati kayong dalawa. And possible, pinili ng person mo ang makipagbati sa'yo. Ang mawala na yung conflict between the two of you. Ganyan. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, and Taurus, Virgo, Capricorn. Your main energy, death card in reverse. What's with the death card here? Scorpio energy, no? Four of Swords. One more card. So, there is a new beginning, no? Merong new beginning dito. Rebirth of a connection, or para bang may malaking pagbabago, changes yung nangyari, or may rebirth of a connection sa inyo ng person mo na hindi ka na na-stress. Maga makakatulog ka na ng maayos, hindi na stress yung utak mo, hindi na problemado yung utak mo. It's because merong bumalik, merong new beginning, there is a new beginning. A rebirth. Scorpio. Scorpio energy. Scorpio and Aries. Leo, Sagittarius. Anong wish mo pati dito ang matutupad or nag-grant? Okay, what we have here is the Empress. Ano itong wish mo mag-grant? Six of Wands. Ayun nga, you feel victorious. Maring ubuntis ka, or in reverse day. Yeah. Temperance in reverse. What's with this? Sino tong Empress na to? Sino yung Empress na yan? Magician. What's the Empress na yan? Living the baggages. Meron someone sa buhay mo. Ibang person to. Na hindi nagtagumpay sa minanifest niya sa'yo. Ayun o. Kumbaga, umuwi siyang luhaan, nag-disappoint siya, nag-fail siya sa, this is an Empress energy, na disappoint siya. Sa balak niya sa iyo.
This is someone na single, confident sa ginagawa niya. Now, this person is leaving the baggages. Ano-ano mo itong person na ito? Nung mayroong connection kayong dalawa. Ex. Inspiration kayo. This is someone, a very confident person. Para bang nag-fail siya. Feeling niya ay hindi pa divine timing sa inyo dalawa. Or hindi kayo na-align. No? Walang alignment sa inyong dalawa. Leo. Libra. Taurus. Virgo. Capricorn. Almost lahat ng sign nandun. Sino ang person dito ang totoong nagmamahal sa'yo? Ang totoong nagmamahal sa'yo or totoong magmamahal sa'yo? Your ex na babalik? Ang person na hindi kanya matiis? Ano energy ng person mo na to? Libra, Aquarius, ay, ano yun, Libra and with the Three of Swords, yeah. Libra, Gemini, Aquarius. For information sa person na totoong nagmamahal sa'yo. Main energy ng person mo na totoong nagmamahal sa'yo. The World. Knight of Pentacles. Page of Cups, a dreamy person, may pagka-immature, and with the world, may mga achievements to. Parang masaya siya, masiyahin, or may distance with the world, no? Or na-met mo to online, sa internet, with the world. Single, stable, reliable. Mahilig siya mag-imagine. Parang mahilig siya sa mga fantasy, mga ganyan. Parang superficial pagdating sa pag-ibig. Isip ng isip. Pero takot naman, guarded. Anong feelings nun sa'yo? Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. So, halos lahat ng sign lumabas na. Anong feelings sa person na yun sa'yo? Ayun yun. What we have here is the King of Wands, Two of Cups. Mayroong insecurities. Meron siyang kita sa sarili niya na parang hindi kayo match, na parang hindi siya bagay sa iyo, ganoon. Na parang bang mababa ng tingin niya sa sarili niya. Wala siyang tiwala sa sarili niya, no? Parang napanghinaan ng loob. Pero ninanais siya or dinidesire niya makasama ka na magkaroon ng union sa inyong dalawa. Balance, union. Meron pa ba ibang person dito for you? What's with this? Meron kaya? Meron. Ang person na naka-align sa'yo. Naka-recover na sa mapait, masakit, pinagdaanan niya sa pag-ibig, sa buhay, sa relationships, yun yan, na parang na-abandoned, feeling abandoned or na-left out in the cold, naging undecided, pero dahil na naka-align na kayo, nagkakaroon na ng alignment sa inyong dalawa, itong person na to ay para bang nakapag-decide na siya, no? Naka-recover na din siya yung
na maring nagawa niya mag-forgive, no, sa taong parang nag-abandon sa kanya or nag-iwan or else ay yung feeling na abandon siya, maring naghiwalay kayo nito eh, and then wala nang communication sa inyong dalawa, and then yung expect niyang kukuntakin mo pa siya, kukulitin mo siya, pero wala, no? So hindi naman abandon yun kung sakali na ganun ang nangyari, kasi wala na din kayo, di ba? So kung sakaling ganun yun ang feel niya, kung ikaw man yun, yung naranasan niya to, yung Five of Pentacles, na nag-suffer siya emotionally, na-forgive niya na. Na-forgive ka na niya. And nakalit ko, naka-move on na siya sa ganung situation ng buhay niya. And this person could able to decide now. And yeah, nakakaroon ng alignment or parang ina-align ko ng angels. So we have here Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Sino tong person na to na naka-align na sa'yo? Oh, this is someone na iniisip mo, sa isipan mo, and possible at the bottom of the deck, this is your destiny. Maring ito yung person na inantay mo, or may inantay lang siya yung tamang timing, guys. Parang pinakalma niya muna yung situation niyo, pinakalma niya muna yung emotion niya, no? Kasi maring sobrang emotional siguro ng pinagdaanan niya, ng suffer. Hanggang sa yung kaya niya na magtiwala, ready na siya magtiwala muli, and to enter in a relationship na willing or ready na siya magkaroon ng give and take, to be in a relationship na mayroong give and take. And let's see, meron pa bang ibang person for you na darating? Meron ang spy, and mukhang may asawa, may pamilya. Itong person na to, pamilyadong tao. May pamilya pero nangispa, interesado sa'yo. Nangistok sa'yo. Stagnant din, maring. Ah! Death card. Maring nasaktan ka dyan or, yeah. Nagkaroon ng ending. So, with the Hangman, nag-stuck. Stuck yung connection yung dalawa, pero may asawa na siya. With the Four of Cups, malungkot siya. Ikaw yung gusto niya. Ikaw yung hinahanap-hanap niya. Namimiss ka niya. Ikaw yung gusto niya. Meron nga siyang asawa, pero ikaw yung gusto niya. Ikaw yung gusto niya makasama. Uncontented siya sa buhay. Hindi siya kontento sa asawa niya. Ikaw yung nais niya makasama. Oh, gusto niya kumawala doon, no? And mag-offer sa'yo, no? Ah, may gusto itong sabihin sa'yo. Gusto niya mag-reach out sa'yo. Gusto niya mag-offer. May offer to sa'yo. A new beginning, a relationship na stable, grounded, and gusto niya makawala doon, no? Sa pagkatali doon sa asawa niya. Ano yung energy ng person? And High Priestess, this is someone na intuitive. Pisces energy. Malakas yung intuition. Malakas yung pakiramdam. Maring nga tarot reader or psychic or may lahi na manggagamot, pwedeng ganon, or a spiritual healer or else ay nasa spiritual, no? Marunong siya sa mga spiritual, and ay nag-stick away to sa'yo dati, o nasaktan ka nito dati, para bang naging player ito, no? Para pinaglaruan ka nito dati kaya nag-fail, no? Kasi stick away siya, and siguro nag-stick away kasi nag-asawa or may asawa, no? Ngayon, gusto yung mag-take ng risk sa'yo. Oh. And may options pa ito, guys. No? Ikaw yung gusto yung piliin sa options. May asawa na siya, may options pa. Meron pa ba yung ibang person dito para sa'yo? Na interesado sa'yo, gusto magpag-connect. Meron, hiwalay sa asawa. Or hiwalay, maaaring may karelasyon, pero hiwalay siya. Hopeful siya na magkabalikan kayo. Kung maring past person mo to, yun, nagkahiwalay kayo, no? Nagkaroon na ng level up. I mean, nag-level up na yung relationship nyo sana dati, pero nagkaroon ng separation sa inyong dalawa. Ngayon, itong person na to ay positive na magkabalikan pa kayo, na magkaroon pa ng new beginning sa inyong dalawa, no? Interesado pa sa iyo. So, ano pa? Ano pang energies dito?
Sino ang mapapangasawa mo dito? Ten of Cups in reverse. Maring hiwalay sa asawa to. Or maring pinangarap mo to dati na makasama, no? Or maging asawa pero parang nag-fail. Or maring may promise sa'yo na gusto niyang bumuo ng family with you pero nag-fail. Or maring hiwalay sa asawa. Or else ay maring divorced or annulled yung kasal nila ng asawa niya. Maring hindi na sila nagsasawa ng asawa niya. Or else, what's with the Ten of Cups here? Kumbaga, gusto mo to dati, pinangarap mo to mapangasawa pero nag-fail. Or pinangarap niya dating mapangasawa ka na bumuo kayo ng family pero nag-fail. And ngayon, gusto niya mag-commit sa'yo. Gusto niya magkabalikan kayo. Gusto niya magkasama kayo throughout your life. And willing siya maging loyal sa iyo. Mag-commit. And yung person na nasa isipan mo palagi. No? Or minamanifest mo with the magician. Nai-obsessed ko pa sa kanyo. E ano feelings na to sa iyo ngayon? Nung person na makakatuluyan mo or magiging future spouse mo. What's with this? Anong feelings ng person na nakatadhana ng mapangasawa mo or future spouse mo? Anong feelings sa'yo ngayon? Na-destiny kayong dalawa, no? Na you're destined to be together kayo paglalaban niya to. Kahit na alam niyang may mga nagkakagusto sa'yo or nasa competition or para bang kahit na parang ang hirap or parang may challenge or blockages, may gustong humadlang, may mga ganyan or may mga blockages, no? Ang gusto niya, ang gusto ng person na to ay ipaglaban niya, no? Naramdaman niya na ikaw yung destiny niya, ikaw yung nakatadhana ng person sa kanya. Surpassed person. Anong feelings mo ngayon sa person na yan? Kasi kilala mo na yun. Anong feelings mo ngayon sa kanya? Iniisip mo palagi ito eh. Anong feelings mo ngayon sa kanya? Sa future spouse mo na yan? What's with this? Huh. Ano ba ito? Ayun, iniisip mo nga talaga siya. Pero with the Empress in reverse, ay feeling mo sinungaling siya. Hindi siya nagpapakatotoo. Pero actually, yun nga, iniisip mo ito palagi. Palagi mo, parang sineset mo sa universe, parang minamanifest mo at the same time. Isip ka ng isip sa kanya at the same time. Minamanifest mo. No? Maring nga, hinihiling mo sa isip mo. Using your mind, hinihiling mo na. Yung kahit na hindi ka nagsasalita, yung tahimik ka lang, pero parang sinesend mo yung vision mo dun sa universe, sa source, na sa isip mo, sana magkatuluyan kami dalawa, sana siya na ilang yung future spouse ko, siya yung mapangasawa. Parang ganon. No? Ano man tong kahilingan mo dito, ano man tong prayers mo, ano man tong gusto mo mangyari, no? Na alam mo kung ano yung gusto mo at the core of your mind, alam mo eh. Siya yung gusto mo makasama for sure, mapangasawa. Para bang wala kang self-love pagdating sa person na to, nadadala ka sa feelings mo sa kanya. Para bang nagiging ano ka dito eh. Para bang inuuna mo pa siya. Yung ganon. Minsan ay galit ka sa kanya, no? Ayaw mo siyang isipin, pero nandun yung care mo pa rin sa kanya. Na meron ka pa rin affection sa person na to. Na hindi mo tago yun sa sarili mo, na hindi mo maidinay yun sa sarili mo. Possible may mga times na gusto mong kalimutan tong person na to, pero hindi mo magawa, hindi ka nagsucceed, hindi ka nagtagumpay ng kalimutan yung person na yun. Kasi you're meant
to be together for na pang long term na relationship, no, with this person. So ang tingnan natin ngayon kung ano yung gusto niyo mangyari ngayon sa inyong dalawa. Ano gusto niyo mangyari sa inyong dalawa ng person na nakatadhana or yung destiny mo na mapangasawa, I mean yung future spouse mo. Anong gusto niyo mangyari sa inyong dalawa? Actually makasal, no, with Hierophant, Hierophant din eh. What else? Ano gusto niyo mangyari sa inyong dalawa? Ah, magkaroon ng give and take, ano pa? Matupad yung wish to guys na yung nag-fail dati na maring gusto nyo magkita kayo, mag-meet, magsama, mga ganyan, no? Maring may distance sa inyong dalawa na gusto kang punta ng person na to, nag-fail. So gusto nyo dito matupad yung wish niya na mag-grant yung wishes niya na magkita na kayo or magsama na kayo, magkaroon na ng give and take. Makasal kayo, mag-workout yung relationship na buuin nyo. Yeah, pinamanifest nyo din yan. At the same time, when you wish nyo din, no? Ayun, no? So, anong gusto mong mangyari sa inyong dalawa, yung person na yan? For clarification, ang gusto mong mangyari sa inyong person eh. Okay. So ngayon, ayaw mo makipag-usap. Para bang ayaw mo makipagkasundo sa person mo. Maring bad mood ka ngayon sa person na yan. Pero gusto mo siya makasama throughout your life hanggang sa pagtanda mo. And feeling bago mangyari to kasi parang hindi ka naniniwala na pangasawa mo tong person na to or yung magkatuluyan kayong dalawa, no. Inobserbahan mo kung interesado siya makasama kanya habang buhay, yung ganyan, inobserbahan mo siya. Ano pang gusto mangyari sa inyo ng person mo? Balance. Yeah, and the Tower card. Ang mag-end na yung conflict between the two of you, yung imbalance or yung maring mayroong injustice or unfair situation nyo. So, ang gusto mag-end na yung imbalance. Ang gusto may magkaroon na ng balance. Gusto mo yung mayroong fair treatment na, no? Trato ka ng person mo ng patas, no? Na hindi siya nagiging unfair sa'yo. Three person. Meron pa yan for sure. Madami yan. Madami namang tao sa mundo. Meron ba? Meron pa ba? Meron pa bang person na interesado sa'yo? Meron. Maring ibang lahi ito. Clarification about this. Ayaw maging giving. Paano kasi maring kasado to? Yeah, kasado. Just someone na kasado. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga kaguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button na yung sigurang ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.